Ate, ano pong pangalan mo? Ako po si Jessica Bulison. Ah, Jessica? Bulison po. Okay, ano pong nangyari sa inyo, ate? Ako po ay isang solo parent. Ako po, anak. Ang hinihingi ko po ng tulong ay yung pong pagpasok po ng aking mga anak. Dahil po sa pandemic po, noon po kasi may trabaho po ako, sir. Yung pong nag-pandemic, nawalan po ako ng trabaho. Uh-uh. Kaya po, hindi ko po matustusan ang pag-aaral ng aking anak. Ngayon po ay, ang aking pong anak na panganay, 12 taon, kahit ayoko po namang pagsamahin o pagtrabaho, siyempre po masakit po sa aking isang ina. Ang nagtatrabaho po ang aking anak. Para lang mabili yung mga tinilas sa mga kailangan ko nila. Okay, ano ba ang nangyari sa iyo at yung sabi iniwan ka ng asawa mo? Opo. Okay, naghiwalay kayo ng asawa mo. Basta na lang po siya umalis. Basta na lang siya umalis. Ayos po yung pamamahalam nila sa akin. Okay. Paano siya nagpaalam sa'yo? Saan po niya, kukunin lang po yung requirements niya. Requirements saan? Sa pagtatrabaho po. Di pinayagan ko po. Uh-oh. Buntis pa po ako noon yung umalis po siya. Buntis ka pa noon? Opo. Okay. Ilan ang naanak mo sa kanya? Tatlo po. Tatlo? Yung tatlo na yan, ikaw na nagpalaki o maliliit siya na only one? Ilang taon na ba siyang wala? Matagal na po, taon na po. Ako ilang na taon po na? Yung... Ilang taon na? Hindi ko pa lang po ilang taon na. Taon na po yung... May isang taon? Dalawa? Ako po, higit pa po yata sa 6 na taon. Ah, 6 na taon. Ikaw ay basta na lamang niya iniwan din. Iniwan ka ng asawa mo. Ako. Na hindi naman po kami nagkakagalit. Oo. Basta na lang po umalis. Taga saan ang asawa mo? Pangasinan po. Mayroon ka bang contact sa kanya? Kinontak mo siya, tinawagan, hinanap mo sa Facebook, wala? Hinanap ko po noon. Oh. Kung bakit po bigla na lang umalis. Oh. Kasi po yung po umalis, marami po. Ilang beses na po nung ginagawa, pero ako po ang nasunod sa kanila para mabuo po ang aking pamilya. Tapos ginawa po na uli. Ang nagbayad po ng kami na magulang ko po. Tsaka po ang kapatid ko. Kaya kahit buntis po yung iniwan niya, ako pinagtatrabaho. Doon po sa may gaso na kahit po ako nagpupunod yung damo, pinasok ko po yun. Kahit mahirap po. Minsan po pag gabi nag-iisa po ako, ako po yung nagdadasal. Pero naiyak na po ako. Talagang hirap na hirap na po ako sa kalagayan po. Sana naman po ito po. Okay. Yung mapagbuting puso po. Tatlo yung anak na iniwan sa'yo. Buntis pa ka mo noon nung iniwan ka. Opo. Minsan hindi siya tumawag? Wala nang paramdam na asawa? Wala po. Okay. Nung kayo nagsasama, mayroon ka bang napapansin sa kanya na pagbabago o halimbawa mayroon ba siyang ka-textmate or katawagan? Wala po. Ano po siya umutang po siya ng cellphone. Oh. Sa... Home credit? Hindi naman. Hindi po. Sinangla po niya yung ATM niya. Kumuha po siya ng cellphone, sapatos. Mm-mm. Siguro po hindi po na mahulugan. Mm. Kaya po umalis. Tapos utang pa po dito. Dito umalis siya na may utang? Opo, 5-6 po. Tinakasan din niya? Opo. Okay. Kung nanonood yung asawa mo ngayon, anong sasabi mo sa kanya? Kung nanonood ka man, sana maalala mo mga anak mo at tulungan mo rin sa pangangailangan nila. Okay. Ibig sabihin mo yung pangalan ng asawa mo? Rolly Abrasaldo po. Rolly Abrasaldo. Okay, kayo ba ay kasal? Hindi po. Hindi kayo kasal. Pero may obligasyon siyang naiwan dito. Opo.
So, mas madaling sabi, iniwan ka na lang talaga niya. Okay. Okay. Meron ka pa ba, meron kang galit sa kanya? Wala na naman po. Para sa akin po, ipa sa Diyos ko na lang po. Oh, pero nung mga unang buwan, isang linggo, unang buwan, dalawang buwan, gaano ka sakit sa'yo na iniwan ka ng asawa mo, nabuntis ka pa? Sobrang sakit po. Mm-hmm. Parang hindi ko po alam kung paano po ang buhay na nanalangin na lang po ako. Mm-hmm. Ako po yung naghahatid ng pinsan ko sa daycare po. Naghahatid din po ako. Para ikaw ay may pantusto sa mga anak mo? Opo. Okay, ilan? Ngayon naman po, mm-hmm, sir, ako po ay di bukas po mag-interview po ako dun sa sukan ko. Nasasamahan po ako ng aking pinsan. Mm-hmm. Ngayon naman po, ako po ay naglalabas sa aking kapatid para po pambayad namin sa tubig, ilaw. Mm-hmm. Kuha po, naputulan din po kami na padlakan. Mm-hmm. Ang aming ilaw. Ako naman po ay nag-iipon din ng mga plastic bottle para po pag naigib po ako, may pambayad po kami sa niigib po namin tubig. Okay. So, ikaw lang ang kumakain para sa tatlong anak mo? Opo, yung anak ko po. Ay, yung anak mo ay? Nasama po sa kuya ka rin sa tito ko. Ilan taon na yung anak mo? 12 po, kahit ayoko nga po. Ay, napakabata pa, nagtatrabaho na? Ayoko pong pasamahin. Nandito ba siya? Wala po kasama. Kahapon po, nandito. Yung pong may pinapunta daw po kayo dito na yung para po yung noon po na kumuha po din na number ko. Mm-hmm. Eh nakita po nagsasako sila ng buhangin. Mm-hmm. Binigyan po ng 20 pang merienda. Mm-hmm. Daw po. Mm-hmm. Ah, okay. Isa po doon. Okay, di ba namin makita yung anak mo? Yan po ang dalawa. Sino? Ito? Opo, at saka po. Ito, tatlo, ito? Hindi po, yan po yung dalawa. Itong dalawa, ano yung kayo nalipin? Yung isa po ay nasa labasan. So, itong dalawa yung anak mo. Ito yung sinasabi mo na buntis ka pa. Ito po. Ah, siya. Kuya niya to? Hindi po, pinakabunso ko po. Dali po, dalawa po ang naging... Tatay? Oo. Ah, nag-asawa ka? Oo. Nasaan yung asawa mo ngayon? Wala rin po. Ano, iba't iba pong destino niya eh, kaya niya. Wala na po eh. Wala na. Iniwan ka din? Opo. Ay. Anong... Parang ang hirap naman ate. Nag-asawa ka nga ulit. Tapos iniwan ka na naman. Opo. Hindi ka pa nadala? Nadala na po. Okay, pasensya ka na dun sa sinabi ko ha. So siya ang naging anak mo sa pangalawang asawa. Opo. Sa tingin mo, bakit ka iniiwan ng asawa mo? Hindi ko nga rin po maintindihan. Ayos naman po yung pagsasama namin. Yung nga lang po sa una, talaga po, ang gusto po talaga ng kanyang magulang, doon kami. Saan? Sa Pangasinan, tumira. Yung unang asawa mo? Opo. Oo. Eh ngayon po, yung po ako nasa Pangasinan, ayaw po nila akong palabasin, ayaw po yung magpulbuman na ang... Mahirap po ang kapisan. Talagang gusto po nila doon lang sa bahay. Okay. Tsaka so, gawa po ng gawa. Baka yung asawa mo ngayon may pamilya na rin. Meron na po. Pagkakalam ko po meron na. Oo. Kaya ikaw ay nag-anap din ng katuwang mo sana sa buhay. Okay. Bakit naman ikaw iniwan din, iniwanan ka din na may anak ka na ganito, ng asawa mo pangalawa? Hindi ko rin po alam kasi po iba't iba po yung destino niya. Saan mo siya nakilala? Dito rin po naglalagari po ng kahoy. Ah, naglalagari lang ng kahoy. Okay. Oh, na-inlove ka. Hindi po ako alam. Oh, ngayon natin tatanungin ulit kita. Alam ko mahirap yung pinagdadaanan mo sa buhay. May plano ka pang mag-asawa ulit? Kung ako po ang tatanungin, ang gusto ko po yung sadyang... So, ibig sabihin, may plano ka pang mag-asawa. Kung sa dyan, totoo na po. Oo. Ipapakasalan ka. At tatanggapin ka dahil meron kang ilan anak man na ngayon? Apat. Na ate ha. Sikapin mo na lang na itaguin mo yung mga anak mo kasi pangalawa na yan eh. Mahirap pag nadagdagan pa o paano pa. O saan, paano ka ngayon kumukuha ng pagkain mo? Pagkain sa araw-araw dito. Sa mama ko po. Sa mama mo. Paano pag wala si mamang pagkain? Wala rin sila. Paano kayo?
Hindi, wala ako. Ikaw ba may pagsisisi sa sarili mo? Meron din ako. Na sana ko inag... nagtapos ng college para magandang trabaho. Okay, so ikaw ba'y pinag-aral ng magulang mo dati? Kaya lang? Kaya lang po yung... Nag-college ka? Hindi po. High school graduate lang. High school lang, okay. Pag-aaraling ka dapat? Okay. Nag-asawa ka? Agad? Okay. Ayun, nabuntis agad. Ayan, yun ang sinasabi natin, ano? Maging aral, no? Kung sinunod natin yung magulang natin noon, maganda sana ang buhay natin kung makagraduate. Ang pag-aasawa, makakapag-antay. Pero pag ang responsibilidad nandyan na, tatanggapin mo yan, no? Okay. Oh, anyway, nangyari na yon. So, ano yung plano mo sa buhay mo? Isisikapin ko kung makahanap ng trabaho para po sa mga anak ko na makapagtapos sila ng pag-aaral. Pa sila? Opo, grade 1 po at daycare. Module. Yes, okay. Okay. Magbibigay lang kami ng kaunting tulong sa inyo, ha? Pagbili nyo ng bigas. Ano? Wala ka pang trabaho, eh. Paano pangkain nyo? Ano po, minsan po ang anak ko, nautang ko sa tindahan. Okay, sige. Ito. Bili kayong bigas, ha? Thank you. Unang tulog pa lang namin, okay? Dali niya kay Tita Marisa Peralta. At sana, huwag ka na mag-asawa muna. Ha? Maganda ka ate, pero alam ko, ligawin ka. Ikaw ay pag nasa labas, baka na ulit siyang dalaga. Pero pag ikaw ay naligawan ulit, at tumibok ulit ang puso mo, madadagdagan na naman yung mga anak mo. Another responsibilidad na hindi naman natin kayang panagutan lahat. Diba? O, mapapanagutan natin, pero paano naman yung pang araw-araw niyo pag hindi na kaya? Tama na, ha? Bagay, nasa sayo yan, basta magmaganda ang trabaho mo. Ha? O, sige, salamat, ha? Maraming salamat. Okay, thank you. Okay, sige.